guys! Welcome to my channel, Matcha Nation! Yes, guys, ikukwento ko sa inyo yung tungkol sa aming ayuda. Yung ayuda namin na originally 13 lapad. Kaya lang, yung 13 lapad na yon, eh maraming requirements, maraming sabi-sabi. So, napag-desisyonan ni Mr. Abe na gawin na lang 10 lapad. Yes guys, 10 lapad ang bawat isang residente rito o isang tao sa Japan. Tapos, ang requirements namin, mga foreigners, na katulad ko dito nakatira, kailangan namin ng jumisyo, na ibig sabihin yung resident certificate, para katunayan na yun nga yung address namin, ma-verify yung address namin. Tapos, pangalawa, yung residence cards namin na kung saan nandoon yung aming mga visa status, kung ano kami rito. So, yun guys, ang requirements namin dito. So, yun, ipaprocess ata yung ngayong April, ipaprocess na yun para sa May. Pagdating ng May, sabay-sabay sa amin, ibibigay yung perang yun. So, yung halimbawa, sa isang address na yun, apat kaming nakatira doon. So, 14 lapad yun guys. Ang makakatanggap nun, sino? Bata, matanda, may trabaho o wala. Bongga guys, may trabaho o wala. So, bagong panganak, malaki na, makakatanggap guys. Kung ilang kayo sa bahay na, sa address na yon, isulat niyo yung mga pangalan nyo. Tapos, yung household lang ang maglalagay ng account number. So, doon sa household lang, ipadadala yung pera. Yun, ipadadala ng City Hall. So, yun guys, yun nga, sana, kahit wala na rin yung 10 lapad na yan, kung wala rin siya, sana mawala na lang din siya. Aanim yung 10 lapad na yan kung tago tayo ng tago, ilag tayo ng ilag sa bawat isa. Diba guys? Malungkot din. Kahit naman yung, kahit wala na lang yung 10 lapad na yan, at least makakapagtrabaho pa naman tayo. Diba guys? Katulad dyan, sa Pilipinas, diba? May naka-lockdown. So wala tayong kalayaan. Kahit pa paano lang dito sa lugar namin, wala pa naman kami rito ng lockdown. At tapos nakakapagtrabaho pa naman kami. Yun nga lang, sa isang linggo, dating lima, minsan nababawasan na ng isa, o minsan tatlong araw na lang. So, pero kahit pa paano naman, kasi naman, yung trabaho namin, hindi naman kasi namin pwedeng dire-diretso yun. Kasi nga, lalo na sa Amerika, yung mga orders namin o yung orders nila sa amin na ipapadala namin, hindi namin pwedeng ipadala kasi nga sarado rin sila. So hinay-hinay muna yung trabaho namin, pero kahit paano nakakapasok pa rin kami, may sahod. Diba guys? Sana rin natanggap niyo na yung, diba, meron din kayong ayuda. Sana natanggap niyo na rin niya na yung 5K ba yan o 8K sa government. No, sana natanggap niyo na yan para happy. Kahit papaano, happy rin, di ba? Kahit nasa loob lang tayo ng bahay, at least may pangbili tayo ng pagkain. At saka, syempre naman guys, yung mga nakatira dito, yung mga kamag-anak sa Pilipinas, so makakatanggap ng perang ganun, si-share nila sa inyo yan. Di ba? Share yan, isi-share yan, sure. Bibigyan kayo niyan. So, happy na rin kahit papaano. Para ano. Pero mas maganda talaga kung lumisan na siya, di ba? Para wala na tayong ano, para malaya na tayo o normal na tayo mamuhay dito sa mundo. Diba guys? Pero lilipas din yan. Walang problema hindi lumilipas. Talagang wag lang tayo bibitaw kahit anong mangyari. Hawak lang tayo. Kakapit lang tayo kay Lord. Yan. Hindi tayo pababayaan yan. Timo, survive pa rin tayo kahit paano, diba? Meron pa rin tayong nabibili, may nagtitinda. 'Di ba? Kahit papaano makakabili tayo. Yun nga lang, yung iba kahit may pera nga, 'di ba? Hindi nga makalabas. So, sundin na lang natin. Yung isa na lang ang lalabas, kung isa lang sinabing lumabas. Isa na lang lalabas, tapos mamili na lang kayo ng gusto niyong bilhin o magpabili na lang kayo ng gusto niyong bilhin. Lalo na 'yung mga bata, huwag niyo nang palabasin, guys. Doon muna kayo sa loob ng bahay. Maglaro na lang kayo ng sungka. Tsaka Jackstone, 'yan. Ganda yan. Sungka tsaka Jackstone. Kami nga rito eh guys. Pagkagaling sa trabaho. So, yun. Yun nga. Yung perang ibibigay sa amin, yun ang budget ng Japan.
for 2020 dapat. So, wala. Walang gagawin o walang ginawa. Kaya yung perang yun, yun na yung bibigay sa amin ng government. Yun. So, yung 2020 nilang budget, yun, mapupunta sa mga taong o mga nakatira dito sa Japan, sa mga nila lang. Doon nila kinuha yun, yung perang pangbibigay sa amin. So kahit pa paano, di ba, binigyan kami ng tawag nito, pampalubag loob. Pero kahit pa paano guys, sa malaking pampalubag loob yan, ha. Di ba guys, malaki. Para hindi naman namin din inaasahan yan. Wala naman din kaming idea na makakatanggap kami niyan. Kasi nga, yun. Kahit pa paano kasi, yung ibang rito, dire-diretso naman. So, yung isang may company talaga na talaga kasi tungkol sa mga car, sa sasakyan, sa mga parts ng sasakyan. So, talagang magsasarado o nagsarado yung muna yung pansamantala yung sinusupplyan nila. So talagang minsan yung isang company rito, isang buwan talaga, yun deserve talaga dapat makatanggap yun. Yung isang isang buwan kasi silang walang pasok. So kasi nagdikit-dikit, Golden Week na rin kasi sa start ng 2, ng May 2 hanggang May 10. Golden Week dito sa Japan yun guys, yun ang long weekend o long holiday ng Japan, isa sa long holiday ng Japan. So dumikit na rin yun, kaya yun. Kami nga sa next week, ang pasok namin is 3 days lang. So, yung 3 days na yun, 3 days lang ipapasok namin, tapos dire-diretso na yun. Kasi yun na yung Golden Week ng Japan eh. Magmula sa 2, Golden Week na yun. Kaya yun, nga kami rito. Walang papasyalan kasi bawal din pumunta sa mararaming tao. Parang sarado yung ibang onsen. Yung mga, yung Disneyland, sigurado yun, sarado. Yung mga rito, yung mga paborito ng Hapon. Yung onsen, yan, paborito ng Hapon yan. Yung mga pachinko, yan. Sarado, sigurado yan. Yan, kaya malungkot yung mga lalaki, yung mga, lalo na yung mga walang asawa, yung nag-iisa sa buhay. Diyan sila pumupunta, yan ang outlet nila, kaya yan. Sigurado yan, guys. Nga sila sa bahay. May pera nga sila. Nakanga sila. So, guys, yun na. So, magbablog na lang ako o ng iba-ibang issue rito. Abangan nyo na lang guys ha. Thank you. Thank you sa laging panonood. Please like, comments, and subscribe. And click the notification bell para pag ulit ako ng video guys, mapanood nyo ulit. So, mag-upload na ako ng mag-upload para may mapanood kayo sa channel ko. Salamat guys. God bless us all. Always remember, maghugas ng kamay. Thank you Lord. Thank you guys. Thank you Lord. Thank you guys. Bye.